Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw bang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo? Ako ba'y Hudyo?" Tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa akin tinig ang sino mang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Kalayaan at kapayapaan ang kanyang kaharian. Kalayaan at kapayapaan ang kanyang kaharian. Ngayong dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang ating ebanghelyong napakinggan ayon kay San Juan, akala natin pampasyon itong mabuting balita. Kaharap ni Jesus si Pilato na nagtatanong, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" At sinabi ni Jesus, "Hindi sa sanlibutang itong aking kaharian. Kung sa sanlibutang itong aking kaharian, hindi ako pinaintulutan ng aking mga hukbo upang mahulog ipagkanulo sa mga Hudyo. Ang dahilan kung bakit ako ipinanganak, ang dahilan, ang rason kung bakit ako sinugo sa sanlibutan ay magpatotoo, sumaksi sa katotohanan." Nabahagi ko na po itong narinig nating ebanghelyo. Kaligtasan natin ang pasyon ni Jesus. Kaligtasan natin, katupusan natin ang krus ni Jesus. Kaya tayo'y magwawagi bago ang dakilang kapistahan, ang kapistahan ng eksultasyon, pagtatampok sa banal na krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang krus, ang tagumpay, ang krus ay medisina, ang krus ang paghihilom, ang krus ang gamot. Yan ang diwa ng ating ebanghelyo sa pamamagitan ng krus na pinapasan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Itinataguyod ni Jesus ang kanyang kaharian. Una, kaharian ng katarungan, kaharian ng kapayapaan, kaharian ng pagmamahal. Una, kaharian ng katarungan. Ang katarungan, kaya nga may Diyos. Kaya nga may impyerno para sa mga nag-aalipusta, sa mga dominante
sa mga matataas na naglapastangan, niyumurat sa karapatan ng mga mapapaba para sa kanila yan. At ang paraiso para sa mga nasa laylayan, sa mga tapat, sa mga maliliit, sa mga napag-iwanan, sa mga nakalimutan. At ang magpapatupad nito ay ang Diyos. Hindi niya kayang ipagpaliban ang pagwawasto, pagtatama, pagtutuwid ng mga katiwalian, ng mga korupsyon. Katarungan. At sa huling araw ng paghukom, ibabagsak, ipapataw ang sentensya ng katarungan ng Panginoon. Mabigat ito. Pangalawa, ang kaharian ng kapayapaan. Walang lugar ang karahasan. Walang lugar ang biyolensya. Walang lugar ang pamamaraan ng pagdanak ng dugo, baril, pagpapatay. Daan ng kapayapaan. Isa sa mga titulo ng Senyor ay prinsipe ng kapayapaan. Hindi sa mga pananalitang nakakasira, kung hindi sa mga pananalitang gumagawa ng tulay, nagbubuklod, nagkakaisa. Pagnilayan natin ang ating unang pagbasa, Propeta Daniel, ang pangitain ni Daniel, nakita niya may isang tao nasa ulap at bumaba ito sa lupa at naglingkod sa kanya. Iba't ibang tao, iba't ibang bansa, iba't ibang lahi, ang pagbubuklod, ang pagkakaisa, ang pagkaugnay-ugnay, ang paggawa ng komunidad ay sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan ng paghihila at pagtatabi at pagsasama upang ang mga tao sa galing pa sa iba't ibang mga sulok, norte, sur, kanluran, silangan, tao, lahi at bansa, iba't iba, upang ang description, maglingkod, magsilbi. Ito'y kabaliktaran ng moto ni Satanas. Si Satanas, hindi ako maglilingkod. Tayo, kontra kay Satanas, mapagkumbaba, Panginoon. Ito po ang inyong hindi karapat-dapat na lingkod, pero sa abot ng aking magagawa, pagsisilbihan ko po kayo. Katarungan, kapayapaan, at kaharian ng pagmamahal. Ang pagmamahal, hindi sarili. Hindi yung mga pinili niyang mga malalapit sa kanya. Hindi yung mga cordon sanitaire. Hindi yung mga kroni niya. Hindi yung kanyang pamilya na nasa kapangyarihan, magpapakasasa, magpapakasarap, lahat ng kapritsuhan, lahat ng aliw, eto gusto ko, mabibili kita, ako'y nasa taas. Ang pagmamahal sa Diyos, kalakip ang pagmamahal sa kapwa. At ebanghelyo sa Kristong Hari, ako'y nagutom, ako'y nauhaw, ako'y walang damit, ako'y nagkasakit. Hindi sarili, hindi yung mga malalapit sa iyo, kung hindi yung mga taong walang kaugnay-ugnay sa iyo, yan ang pagmamahal. Kaya nga,
kung pipili tayo ang istorya ng ating republika, ang kwento ng ating demokrasya, lagi na lang kahirapan. Hindi na matapos-tapos. Pag nilayan po natin ito, ang pagmamahal sa mga napag-iwanan, ang mga may hirap, yan po ang mukha ng ating bansa. O, tama na po, ha? Pagdilaya natin. Ang krus ang nagtagumpay at ang katarungan ng Senyor. Katarungan, kaharian niya, katarungan, kapayapaan at pagmamahal. Natula na po ko. Kaharian. Si Kristo nasaan? Si Jesus ang daan. Siyang palatandaan, langit na higaan, sarili magaan, huwag pabayaan. Utos niya'y tandaan, tipan niya'y lagdaan. Iwas kasamaan, itigil digmaan, buti pagawaan, napangasiwaan, tulong kabataan, ito'y kalayaan, siyang kapayapaan, kanyang kaharian. Espelengin natin ang kaharian. K-A-H-A-R-I-A-N. K, kapayapaan ay kaloob. Pakiulit. A, anghel ay kasama. H, Jesus ay hari. A, api ng pag-ibig. R, reyna si Maria. I, ilalapit tayo sa piling ng may kapal. Ilalapit tayo sa piling ng may kapal. A, api ng saya. At huling letra po, N, naligtas tayong lahat. Sa tulong ni Maria ni San Jose at nawa po, sa pagharap natin, tayo po'y handa na paglingkuran at mag-alay ng mga bunga ng pagmamahal sa harap ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa ating Ama na Hari ng Sanlibutan upang maging ganap ang kanyang paghahari at kalooban dito sa ating bayan gaya ng sa langit. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin, Panginoon, dakilang Hari, dinggin mo kami. Panginoon, dakilang Hari, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, numagunawa sila sa katapatan kay Kristong Hari upang paglingkuran nila at gabayan ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang Hari, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, itaguyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan at kaunlaran sa kani-kanilang mga bayan at maipagtanggol nila ang mga mahihina
at mga walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga humahamak sa kapayapaan, sa mga naghahasik ng pagkahati-hati, at sa mga gumagamit ng dahas at panunupil upang matupad ang kanilang makasariling nais, magbagong loob nawa sila at tahakin ang daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga may karamdaman at mga naging biktima ng salot na COVID-19, magtiwala nawa sila kay Kristong Hari nagdudulot sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tanggapin nawa sila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, at makamtan nawa nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, tinggin mo kami. Diyos Ama, itulot mong kami maging mga tapat na alagad ni Kristong aming tagapagligtas at hari. Sa gitna ng mga hirap sa buhay at pandemya ang aming pinagdaraanan, maging lakas nawa namin siya na naghahari kasama ng Espiritu Santo, patuloy na gumagabay ngayon at magpa kailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Muna sa iyo, ngunit ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyo, kalwalhatian. Ang tanging inanais ko ay matamo lamang sapat na ito. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyo, kalwa. Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa ipagkakasundo ng sangkatauhan. Iniluluhog namin ang iyong anak nawa ay magbigay ng mga kaloob sa pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ang tanan ng anak mong Panginoon ng sanlibutan. Pinadali mo sa kanya ang langis ng kasiyahan. Tanda ng paghirang mong pang magpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo ay sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawi mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagnya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, hinihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay inipain, sarili ay inihain, ilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa armo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Na nag-aaral
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kailan pa man.
Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kariyan sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Itong dasal ng dedikasyon sa Kristong Hari ay may indulhensyang plenarya kapag dinarasal. Paghahandog kay Kristong Hari. Jesus, mahal na poon, ikaw ang manunubos ng sanlibutan. Kami ay inyo magpakailanman. Nais namin kami papasukin mo para manahan sa iyong kamahal-mahalang puso. Mawaing Panginoong, palapitin mo ang mga di pa kumikilala sa iyo at ang mga nagtatakwil sa iyo at ang mga ayaw sumunod sa iyo sapagkat ikaw ay maamo at magandang loob. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Maghari ka sa puso ng mga alagad na tapat sa iyo. Maghari ka rin sa mga kapatid naming nagdurusa dahil sa pagkakasala sa iyo. Maisip nawa nilang magbalik sa iyo. Maghari ka sa mga napalayo sa katotohanan at sa mga pinaglayo ng alitan. Maghari ka sa aming lahat at pag-isahin mo kami sa pananampalataya at katotohanan upang kami ay maging iisang kawan mo na may iisang pastol. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Ibigay mo sa iyong simbahan ang kalayaan at kapayapaan. Ibigay mo sa lahat ng bansa ang katarungan at ang kaayusan. Isigaw nawa ng sangkatauhan purihin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus na nagligtas sa atin. Dakilain natin siya at parangalan magpasawalang hanggan. Amen. Pinupuri ka namin, O Kristong Hari at Tagapagligtas. Panalangin kay San Roque o pinagpalang San Roque, pintakasin na may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulhati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing at sa tulong po niyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatory at bigyan ng puwang sa iyong karian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang makahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno. Iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang niyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyong mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyang na ikaw, ibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Paglayinin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesus Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Cristo Rey! Kanamin pinipinto kanamin o ang aming buhay at kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno iligtas mo kami sa kasalanan Nazareno, limon walhati kanamin.